So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng data overlay sa inyong video gamit ang GoPro Quick App. So bago nyo simulan para makapaglagay ng data overlay, punta muna tayo sa ating GoPro. Punta tayo sa settings. Swipe down. Tapos dapat naka-on yung GPS nyo. So kita nyo naman dito, naka-disable siya. So punta tayo dito sa preferences. Then, hanapin nyo yung regional. Yan. Naka-off ang GPS. I-turn on natin yan. So, pagka-turn on natin, back natin. Then, makikita natin yung GPS. Okay na siya. Then, next step natin. So, kailangan natin gumawa ng video na nakabukas yung GPS para masave yung mga data dun sa ating GoPro. Para kapag in-edit natin, malalagyan natin siya ng overlay kung anong gusto nyong data. So magre-record muna ako ng video, short video lang, para meron tayong may edit na lalagyan natin ng data overlay. So babalikan ko kayo. Okay, so after natin gumawa ng short video, punta na tayo dito sa ating phone. I-connect natin yung phone natin sa GoPro. Then control your GoPro pag nag-connect na siya. So ang mangyayari niyan, punta kayo dito sa gallery ng inyong GoPro. Then download nyo lang yung file na nirecord nyo. So yung akin, na-download ko na. After downloading, dito siya papasok sa Quick App Gallery. So, ayan. Ito yung na-record ko. Ayan. 1 minute and 10 seconds lang yung na-record ko para maiksi. So, lagyan na natin siya ng data overlay. Click nyo lang tong pencil sa baba. Then, click nyo dito sa right side itong sticker. Makita nyo na dito sa baba yung list ng mga data overlay na pwede nyong ilagay sa inyong video. So, kayo nang bahala kung anong gusto nyong gamitin. So, ito. Click nyo lang yung speedometer. Click nyo lang ulit siya kung saan nyo gusto ipwesto. So, itong speedometer dito ko pwesto. Tapos, lagyan natin ng path. Yan, dito ko siya ilalagay sa top right side. Then, speed chart. Dito naman sa kabila. Yan. So, meron din altitude. Dito na yan sa dulo. Tapos, itong G-force. Pwede nyo din lagyan ng G-force. So, kung ayaw nyo naman, pindutin nyo lang ulit siya hanggang dito sa dulo. Tapos, matatanggal na siya. So, yan. Ito na yung ating data overlay sa GoPro. So, ganun lang kasimple. Basta bukas yung GPS nyo, accurate naman ang ano niya, ang speed, tsaka sumasabay yung galaw niya, yung movement mo sa mapa dito sa kanyang terrain, dito sa path. So pagkatapos niyan, kung okay ka na, pwede mo nang i-save. Check mo lang sa baba, then save. Okay, yan.
So ito na yung ating video na may nalagyan natin ng data overlay. So hanggang dito na lang ang ating video. Sana may natutunan kayo at nalaman nyo kung paano na maglagay ng data overlay sa inyong video using GoPro Quick App. So support my YouTube channel, like, comment, and subscribe. Share nyo na din sa mga kapadyak natin na naghahanap ng idea kung paano maglagay ng data overlay sa kanilang video. So hanggang dito lang. Maraming salamat sa panonood, mga kapadyak. Ride safe palagi.